Sir. Pasensya na, na-delay yung flight namin ng sobra-sobra. Yan. Si Sir Ruel Gololo. Siya yung unang-una nating reserve speaker ngayon dito sa Cebu. May last upload pa kayo. Pinanood ko pa ngayon eh. Kanina? Oo. Si, ano sir? Bali, taga saan yun? Taga... Sa, ano siya? Sa Rizal. Oh. Province. Pero ang probinsya niya, Bicol. Mm. Maganda yung produkto niya eh. Oo. Ano eh, mabinta kasi parang tulad ito eh. Parang ganito eh. Yan. Unique yung product kasi niya eh. Unique. Mm. Bali, paano to? Sa bahay muna tayo? Eh, oo sir. Kasi may... Saan ba yung hotel natin, Sofia? Ano yun sir? Napaka nasa city talaga yun. Dito tayo sa norte. Mas malapit tayo dito eh. Ah, okay. Mm. So, mas malapit tayo na pumunta muna sa inyo? Oo. Kasi pag hotel tayo, ang sobrang layo na tapos balik pa tayo. Parang ano na. Mga ilang ano, sir? Ilang days ba yung natin dito? Kami? Oo. Ano kasi, actually magbabakasyon talaga dapat. Okay. Eh, sabi ko parang hindi sayang yung biyahe. Hmm. Mag-shoot na rin. Ah, okay. Ng konti. Pero after Toledo, punta kami ng... ano yung town na yun? Katabi ng Malbual? Malbual? Oo. Yan, bakasyon na yan. Mm. Tapos, after that, balik kami ng Cebu ng another day. Bakasyon lang din. Then, uwi na. Ah, okay. May ano din, may subscriber na ang tagal-tagal na yung nag-i-invite. Oo. Na parang magbakasyon lang. Uh-oh. Ngayon lang namin siya. Siguro 2 years na siya nag-i-invite. Dito sa park. Grabe, ang lakas kanina. Ngayon lang. Ilang araw mainit nga. Kaya ngayon, tagal lang namin sa taas ng ikot eh. Dito sir. Hindi makabababa yung aeroplano. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Napanood mo yung isang gitsing manok na pinalabas ko rin? Si Limbest? Oh, Limbest. Grabe rin yun. Grabe siya. Actually, si... Kung nag-franchise pala ako, baka kasaway kami. Kasi nag-enguan ako dati sa... franchisee. Yung franchisee pa rin ay RK. Yung nag-ano sa kanya, nag-develop sa kanya. Yung time na yun kasi priority ko pa noon yung mga kabata, yung sa pag-aaral, gano'n. So, mayroon kasing marang parang registration na 300 plus yata yun. Registration para lang i-ano kanya. I-develop kanya. Mm-hmm. Tapos, dami din akong reservation kasi yung trabaho ko is nahinti ako ng ano sir eh. Manok bale, yung dress chicken. Sir, ipatay na lang natin yung music. Okay. Kasi nag-uusap na tayo. Oo, mapagay. Ano sir, anong trabaho mo dati? Hindi sir, ng manok. Dati talaga ako sa accounting office. Oh. Dahil na-transfer ako ng ano yung sa sales. So, doon talaga ako nagtagal. Hanggang nag-resign sa trabaho. Naalala niyo si Sir Ruel, siya yung nakasama natin siya doon sa meet and greet. Dito sa Cebu. Mm-hmm. Extension ng airport to, sir? Bago to, sir. Ito yung new terminal. Ito yung new... Oo. Ito yung luma, tapos nare-repair nila. Tapos next na ito. Ito yung international airport talaga. Ito yung mga... galing sa ano talaga. Mm. Foreign na country dito. Diretso. Tapos diretso sa doon sa ibabaw. Bali yung episode na yon sir, yung last na yon. May 1 week pa yun na ano, pondo. Meron pa akong ano, bukas Nueva Vizcaya. Tapos ito na. Naka-apat si sir ano sir, di ba? Naka-apat siya. Naka-apat na ba?
apat. Yung ngayon pa lang. Ay, tama. Oh. Napanood ko ngayon. Oo, oh, tama. Akala ko may yung bago. Pang mamayang gabi, hindi ko, ay, ginagawa ko pa lang. Hindi ko pa tapos. Mm. Naubusan ako ng baterya kaya hindi ko natapos. parang di naka natutulog, sir. Adik. Adik magkapera. Sabi ko, natutulog po kayo ito sa sir. Ako nga, nag-i-edit din ako sa, kasi yung sa vlog ko, sir. Dati, twice a week. Hanggang nag once a week. Ngayon, halos... Once a week ka na ngayon? Wala na, once every two weeks na lang. Kasi yung ano ko naman doon, yung YouTube talaga is yung marketing tool ko na lang talaga. Marketing. Tapos babalik-balik na yung ibang mga ano, mga content ko. So, yung mga mag-inquire doon, titingin na sila doon sa mga ano, yung mga kung paano. Hanggang ngayon doon pa sila, yung mga luma pa man, yung ibang mga luma pang video tinitingnan nila. Mm-hmm. Nag-inquire. Tapos pag-i-edit ako, halos ilang oras kayo bago mo tapos. Tinitingnan ko sa inyo mga matata, mga mahaba na halos araw-araw, ngayon lang halos everyday to dalawa. May oras pa yan ako sa sarap mag... alas 12 at saka alas 8. Pag na-late ako, pag lumabas ang 8:39, ibig sabihin na-late ako, ibig sabihin nabul ko lang yan. Pag lumabas ang alauna, ibig sabihin nabul ko lang din yan. Pag lumabas sa exactong 12 at saka 8, ibig sabihin na-edit ko na maaga yan. Sabi ko, ay, iba kasi yung sa inyo, sir. Talagang ay, yun kasi yung negosyo ko eh. Dali-mandali lang siguro sa inyo. Kanina pang alas, ano, alas 9 pa. Naghahanda. Kasi ko, yung sabi ni Mrs., excited na excited ka. Actually, alas 9 eh. Nasa airport na tayo, no? Tagal namin sa airport. Sir, nagpapahaba ka din ba ng buhok? Yan, ang idol ko. Yan lang, mas mayaman ka sa akin. Hindi pa mayaman, sir. Ano lang, yung parang binigyan lang ng ano sa Panginoon. Blessing. Daming yung mayaman sa manok. Oo, no. Kaya nga, sir, ano ba't ko eh. Ba't nangyayang mo na mga nasa manok, no? Hindi, sir, kasi yung, baka, ano, kasi yung sa mga naibigay na feature ng mga lechong manok ninyo, walang mga computation eh. Gusto ko, baka dito pwede tayo mag-compute. At least magbigyan ng idea yung mga tao. Kumbaga, hindi lang ito sa lechong manok na business. How money works ba? Kumbaga, yung capital mo na for 100,000, for 200,000, ilan ang kikitain mo kung maganda ba ito na i-invest natin yung pera dyan. Hindi kahit hindi lechon manok. Ang lechon manok lang talaga, malaking kita. So, alos, pwede mag times 2. Kasi yung price ng dress chicken ay, ano eh, pabago-bago eh. Tataas, umakyat, tapos bababa naman. Tapos yung retail price natin ay, nandoon na. Kumbaga, umakyat siya ng, parang halimbawa, ang dress chicken ay 160. So, ikat mo ng retail mo 280. Pag bumaba ng 130, 140, nandun na yung ano mo, retail. Lalaki yung ano mo. Oo, lalaki yung ano. Kasi fixed na yung price mo. Oo. Luminipis lang o kakapal. Depende doon sa presyo. Tama. Tsaka ano, sir, yung sa atin lang kasi, yung tinuturo natin sa mga partners is at least meron ka ng net na 70 pesos per chicken. 70? Oo. So, pag 70, yung ano yun ha, bali conservative na figure yon, 70. Kasi minsan umabot ng 120, 150. Wow. Pag 70 pesos lang sir ha, compute natin, makaminta ka ng 20 piraso. So may 1,400 times 30 days, that's 42,000. Maliit man lang daily, pero pag total mo ng isang buwan yan, malaki 42, na malaki na rin yan. Tsaka ano isang to eh. Isang branch lang yon. Isang branch lang yon. So kung kaya kung makita mo, maraming dito naman na pare-pareho yung ano. Maraming outlet na isang brand lang. Kaso lang doon sir sa yung franchising. Nag-reserve ako kasi marami din kasing hindi kaya yung 'di ba, yung franchising mahal 'di ba? Mahal. Kaya naisip ko dito tayo sa ano, affordable.
at the same time marami tayong matutulungan. Kasi nakikita ko based doon sa YouTube ko, dami talagang naghahanap ng negosyo sir na madami talaga. Maraming may ano, lalo na mga OFW. Meron silang ano, may savings na di nila alam kung paano saan dadalhin. So, sabi ko, ito pwede natin to i-offer. At karamihan talaga sa partners natin ng OFW. Halimbawa lang, yung 42,000, gawin na lang natin 30. Kumita siyang 30 a month. Pag may limang outlet ka, 150K a month, para na rin, ano, di ba? Para na rin kita ng OFW. Mayroon yung OFW na di ko nga inakala, sir, na di pala siya umabot ng 50K. Sa Saudi siya. Partner natin. Mayroon pa lang ganun. Hindi ka abot ng 50K. Mas may marami pong mas maliit doon, sir. Kaya nga eh. Hindi ka. Sabi ko, grabe. Ano pala? Akala ko nga, more than siguro nasa 100 na yung ano, pag-OFW. Sabi ko, share natin itong negosyo na ito kasi di naman. Eh, halimbawa sa akin, ako, mayroon lang akong minimaintain na 5 outlets, 5 to 6 gano'n. Sa outlets na yan, kaya na yun, 100K a month. Conservative. Baga, pag ano lang, simpleng pamumuhay lang, sir. Makakain, makapag-skwila ng mga bata, pag-graduate, college, mayroon tayong, tama, makabahay ka, makabili ka din ng ano, sasakyan. Baga, simple lang, kaya sa ganun na outlet, 3 to 5 outlets, 100 to 150 a month. Kung talagang ano ka, gusto mo talagang may tatargetin kang income na ano, palaki, i-replicate mo lang. Oo, replicate lang. Tsaka yung sistema natin, pakukuha ko lang sa mga partners natin para ano, sila mismo, kung malayo man, sila na mismo sa mag-manage ng katulad sa pag-manage natin. And then since yung ano natin, yung model natin is affordable lang, hindi katulad ng mga franchises na meron talaga silang required na ano yung design, mamahalin. Atin is hindi ko na required yung partners natin na gano'ng kaganda. Pwede magsimula ka sa bahay. Importante lang mayroon ka ng sistema na pwede mo kopyahin mo lang. Tapos later on, pag master mo na or makilala ka na sa area ninyo, pwede ka na mag-expand. Labas ka, hanap ka ng magandang pwesto. Kasi sa negosyo, master mo lang naman eh. Tsaka yung ano dito, yung kapartner natin dito is time. Hindi naman kakagad-agad kikita eh. Tulad nung unang outlet ko, ginawa ko nung yung unang outlet ko 2009, pero nagtatrabaho pa ko noon, 2007 nagtatrabaho pa ko noon. So hindi ako parang yung ano ko lang doon is in preparation lang pag in case mag-ship ako na gusto ko na mag-negosyo or mag-iba yung trabaho, kasi nakita ko sa dati sa trabaho talagang walang improvement. So tinayo kong negosyo na yon kasi mayroon akong nakita na ito, possibly lalaki ito, kasi kita ko naman yung mga malalaking litsunan eh. Nandiyan na sila si Andox, sila si ano. So, iyan si Andox, customer ko din dito sa Cebu yan. Mismo nakausap ko siya personally. So, diba, bakit kaya nila? So, baka naman, try natin. Yung sa negosyo lang talaga sir, yung sa based lang sa nakikita ko. Yung marunong magtiis, yung kayang maghintay, kayang baga tingnan sa mga nakikilala kong mga yung mga kumikita talaga. Mayroong hindi natapos ng high school, may iba elementary lang, pero kumikita sila. Pero kung umasinso sila, pero rin natin alam behind that ano, sa success nila, hindi natin nakikita yung nung nagsimula sila, pinagdaanan nila. Na mayroon nagsasabi na ano siya sa negosyo dahil di siya matanggap sa trabaho, di ba? Wala siya, di siya na natapos.
Mga ito na lang option niya, magdinegosyo na lang kasi nga wala nga siyang ano, siya mapuntahan. Walang mapuntahan. Pero di natin nakalain na biglang yung mga ngayon, mayroon ko kilala dito na sa Manok, maraming yumayaman talaga. Hindi lang sa Lechon Manok, pati sa Grease Chicken. Mga customers ko dati, mga distributor ko. Talagang anong yung company mo dati na chicken? Ano sir? Swift Foods. Swift? Hmm, Swift Foods. Conception ba yun? Yep, Conception. Pero binenta nila, no? Yung operation nila dito sa Visayas, Mindanao, bininta nila. Dami nang pumasok dito, mga integrators sa Manok. Ito. And then si, yung pinakamalaki, si CP Thailand. Malakas ba si CP dito sa Cebu? Boss. Talaga? Oo, oh, malakas. Kasi, ano nga, parang sa tingin ko nga, sir, nung pumasok sa CP, lahat gumagawa ng mga ano eh, gumagawa ng mga sariling discard eh. Si Chokes, before pumasok si Chokes sa Lechon Manok business, inabangan nila yung kaya sila pumasok dyan kasi baka pumasok si CP, problema nila doon sa ano, sa competition sa Grease Chicken. Kaya nauna yung pinasok nila yung Lechon Manok pati. Dati kasi yung mga customer natin is pag nasa Grease Chicken ka, kumpanya ka, yung mga customers ay mga Lechon Manok, mga retailers. Ayaw nila, dati ayaw nila mag pumasok niyan kasi parang ano, kawawa yung mga customers. Pero siguro later on, nakita nila, mag-iba tayo ng strategy. Kasi di na kaya to pag pumasok na ito mga malalaking kumpanya. Kasi nakita na rin nila ang laki ng ano eh, potential talaga ng business ng Lechon Manok. Nanood ko yung kay ano, kay Sir Maska eh, pabalik lang. Bisaya din yun eh. Babalik, balik. Tsaka yung concentration ko sa business, yung ano talaga, yung Lechon Manok. Yung liyem po is ano lang yung pang add-on lang. Add-on lang. Pag may umorder, dati meron ako sa mall. Tapos ang laki kasi ng rental ng mall. Tapos kilala na tayo. Yung order na lang yung kinukuha ko. Wala pa kong renta. Yung belly mo, ang lasa niya kagaya nung ano? Cebu. Cebu lechon. Cebu lechon, oh. Pero loko niluto ngayon doon. Ni-prepare ko para sa inyo. Oh, ayan ha, mami, narinig mo. Tsaka yung balik mo, sir, kailan niya yung lechon? Kailan yung balik niyo kasi padalhan kita ng isa. Ah, yung pauwi na. Oh, kasi lutuin niya lang ano eh, para madala niya talaga. I think ano, ang flight natin gabi pa, no? Sob, no? Kailan pa, niya, para mamamasyal pa kami ng city ng daytime. Okay. Sige. Kasi yung dalawang anak ko susunod eh. Ah, okay. Doon na, diretso na ng ano. Pagbalik namin ng city, papasyal kami ng dito sa city ng ano, lahat kami. Ah, okay. Tapos, mag-overnight pa tayo dito sa Opna. Isang gabi pa, no? Tapos kinabukasan, gabi pa. Sige, update ko yung... Pero wala pa yung ticket, sir? Meron na. Ah, meron na. Kailan yun? Palamban. Iba rin yun. Iba rin yun, sir. Grabe yung gabs. Gabs. Dami, dami yung ano. Ano pinaka-brand mo, bale? Sa lechon? Don Ricardo's. Don Ricardo's. Yun talaga yung sarili kong brand. Sino si Don Ricardo's? Siya. Si ano, sir? Si papa ko. Ah, papa mo. Papa ko. Ricardo. Tapos yung ano ko, yung eldest son ko. Ricardo din. Bali, Ruel Ricardo. Tatlo. Meron akong... Opo, ano na ma'am, si yung panganay ko, graduate na ng vet med. Tapos ngayong isa. Oh, talaga? Panganay mo? Yes, sir. Doktor na? Ano na lang siya, mag-board. Work at home siya ngayon. At halos, mayroon yung agency ng sinatrabaho nila. Namumuha ng mga vet med dito sa Pilipinas kahit hindi graduate. Oh. Ang laki pa naman ng sahod. Saan dadalhin? Dito lang, sa ano lang, sa yung mga virtual assistant. Ah. Tapos sa vet talaga graduate yung kinukuha nila. Yung mga rate is more than 60,000. Tapos yung sahod dito ng mga vet, iwan ko kung umabot ng 30. Yung kaibigan ko na manager, tumawag sa akin, nagpahanap. Kasi yung mga kaibigan ko, nandun pa rin sila sa industriya. Nagpahanap kung meron ba daw akong nakilalang vet. Sabi ko, wala na akong mahanap. Classmate nga ng anak ko, halos lahat nandun na sa ano eh. Nagtatrabaho na lahat. Trabaho na. Paano kayo makahanap kung yung wala pang lisensya, nakatrabaho na?
Kailangan itaas nyo yung sahod, habulin nyo. Itaas nila. E di eventually yung anak mo mag ano, mag-establish ng farm para hindi ka na bibili sa labas. Actually sir, ganyan yung ano kaya, yung plano talaga sa ano sa Lechon Manok is para siyang ano eh, backward integration eh. Mm. Establish muna natin yung sales. Later on, market na. May market na. So later, paggawa natin ng sariling poultry, wala kang problem. Para na lang sa own for consumption na lang. Si ano si yung last na nag-upload, ano sir, ang galing yung magsalita, sir, si ano. Si Sep, parang si ano, parang pastor ba siya? Oo, missionary siya. Ah, missionary. Si Cipriano. Para hindi siya magsalita, no? Kasi ano eh, parang may halo kasing public knowledge yung pati yung mga sagot niya eh. Iba eh, ibang prospect. Malalim yung iba, hindi ko nga in-expect yung mga sagot niya eh. Talagang simple talaga siya, tapos mukhang iba yung sagot niya. Ito dapat yung sagot, tapos iba yung pinalalim talaga niya. Iba. Iba yung sinabi niya, ano yung vision? Vision, ano yan, tawag yun. Ano ba yun? Yung ano ako doon eh. Lalim ah. Oo. Pati yung si ano sir, si Mike. Mike. Naralala mo si Mike? Ah, Maranan. Maranan. Malalim din yun. Oo, oh, malalim din yun. Sabi ko. Diba ito mga ano ni sir? Mga ano pa yan? Siguro mga nasa ano ba yun? 40s sila? Bata pa si Mike. Bata pa yun? Ano pa lang yun? Mga wala pang 50 yun. 40 plus lang yun. Ang daming negosyo, no? Grabe, no? Nakakatawa kasi yung anak niya tinitrain din niya. Si Eric Tulo, yung anak niya tinitrain din niya. Yan ang ano, sir. Dapat matutunan sa mga... kahit ordinaryo yung Pilipino, dapat marunong sila. When it comes to how money works. Kasi... tulad ng ano, halimbawa kung bata ka pa, meron ka ng kita. Pag mas maaga ka kasi nag-ipon, tapos yung nilagay mo yan sa magandang investment, yung talagang nag-work sa iyo yung pera, pagdating mo ng 60, malaking ano na yun, malaking pera na yun. Kumbaga kung may kinikita ka ngayon, patrabahuin mo na. Hindi lang kita, hindi lang tayo magtatrabaho. Yung pera kasi natatrabaho yan. Dapat gumulong na. Oo, gumulong na. Kasi nagtatrabaho yan pera 24 hours a day. Walang, ano, walang holiday yan. Kinocompute yan yung interest niyan. Kung nasa ano yan, yung negosyo mo yan, andoon sa mga kumikita ng malalaki, talagang it will double how many times. Kahit may negosyo na in a year, twice a... sa tatlong, ano, tatlong quarterly, magdodoble yung pera mo kung nasa magandang negosyo. Example lang sa Lechon Manok, yung capital mo na 200,000, kung kikita ka ng 40,000 net a month, yung 200,000 no, in 5 months bawi na, so it dodoble na, dodoble yan in 1 year, di ba? Tapos kung marami ang binta mo, kasi meron talagang pwesto na makabinta ng more than 50, 60, 70, so siguro yung ROI mo is 3 months lang kuha na. Kaya yung ibang mga Lechonan, 4-5 biglang dumami na kasi mabilis ang ano eh, mabilis ang kita. Ang Pilipino talagang ano, on kahit regular na araw kumakain ng Lechon Manok na. Tapos tinatawag na natin sa ano, yung pambansang ulam na eh. Pambansang ulam. Yung iba kasi, akala nila yung manok ay yung panggabi lang or yung tuwing weekends lang. Nangyayari kasi ngayon, pag dito sa city, ano na yan eh. Parang pagbibili ka ng... mabilisan na ulam. Oo, mabilisan na ulam. Kasi magluto ka pa. Babili ka pa ng mga ano dyan, ano pang panghalo sa... Tapos, yung Lechon Manok man dyan, agad. Tapos, yung 280 mo, 300 mo, is dito na yung buong pamilya na makakain. Kaya, parami ng naglilechon. Pero may market pa rin. Oo, kahit sir, kasi padami, imagine padami mo naman yung katulad din yan ng ano eh, yung mga bakery, di ba? Halos every corner meron. Ganun din yung Lechon Manok kasi
sa isang outlet lang, kung kikita, kung mayroon ka ng 20 to 30 piraso na binta, okay na yun. Kikita ka na. So, ilan naman yan sa isang corner? Kung sa isang kanto, marami doon nakatira, more than 100 plus na residents, imposible namang hindi ka mabinta ng 30 to hanggang 50. Meron tayo ditong waste partner dito sa Cebu City na nandun sa densely populated talaga siya. Makabinta siya ng pag weekdays 100 80 to 100 na pieces? Pieces. Wow. Sa Friday, Saturday, Sunday. Per day? Yung ano siya, yung weekday, weekends. Friday, weekends. Saturday, Sunday. Oh. Ano yan, malakas talaga yan. Kasi dyan, nag, ano, sahod, holiday, di ba, kakain yung mga tao. Yung sida nalabas, let's sumunok lang tayo. Nandiyan na sa kanto. Oh. So, ganon. Tapos, yung mga weekdays, Monday to Thursday, pag maganda yung pwesto mo, pinakababa na yung 30. 20-30. Yung break even sa Lechumanok is depende sa pwesto mo eh. Mga 10-12 ganun. Pag yung mura lang yung ano mo renta. Sino ba nagpauso ng Lechumanok? Baliwag? Tingin ko si Andox. Sino bang nauna sa kanila? Pero ngayon nationwide pinakamalaki na si ano, si Chokes. Chokes na no? Tinalo na yung dalawa no? Kasi si Chokes kumpleto siya. Lahat meron siya. Kumpleto siya. Oo. Kasi dati kasi siya integrators, pinasok niya 'yan. So, kaya 'yung pinaka-stable ngayon sa ano, sa broiler or 'yung mga sila. 'Yung mga integrators si si Bounty kasi 70% na kanilang produce kanila, sa kanila mismo. Pero meron pa ring market kasi si Chokes. Once sa ano isang town is isa lang yung kanila karamihan eh. So kasi pag baramihan pa rin nila since malaki silang company. Malaki din yung ano nila eh, yung overhead nila pag mag-establish ng per outlet. Since nag-represent sila ng company, dapat maganda rin yung pwesto gagawin. May standard talaga sila tapos halos sa lahat na ng towns andun sila, visible sila eh. Mm. Yung sa atin, ano lang, yung nasa ano lang, yung cannot afford magbili ng franchise. No. Dito sa atin. May option ka. May option sila. Mga, ano. And then, pag may mayroon na silang budget, kaya nila nang mapaganda ng pwesto. So, kahit gayahin nila siya, no? Sino pa maganda ng mga pwesto dyan. Pwede lang kaya kayaan. Kung maganda na yung finance nila. May kita na. Traffic din dito sa Cebu. Ito, ito sir eh. Hindi pa, ano to? Consolacion, and then hindi pa talaga to isip yung Mandawi yung city. Ito yung Consolacion. Ito yung Consolacion. Nasa Consolacion na tayo ngayon. Ah, ito na, Consolacion na tayo. Yung Liluan yung masunod. Oo. Liluan. Ano sir? 14K na lang. Oo. Bago mag-December. Ano, kaya na yan. Kung 5,000, ang ano ngayon eh, ang hina eh. Kung 5,000 per month. October. 3 months pa. Oh, 5,000. Kayang-kaya yan. Kayang-kaya. Tsaka ano, yung mga ano mo, mga audience mo talaga is mga talaga, seryoso talaga. Oh, mga seryoso talaga. Nagahanap talaga. Hmm. Kasi yung mga anak ko na, sabi niya, grabe, naman, grabe ka naman pa, hindi ka na ano, na, ano sa pag, ano, panonood yan. Hindi ka na nagsawa. Hindi ka nagsawa. Yung tumingin si lalaki ko. Kasi interesado, kayo kasi wala kayong interest. Pero panahon na ka, darating ka din kayo dyan, gusto niyo yung farming, baka babalik ka rin dito, manood ka rin. Walang pinapalampas talaga eh. Tsaka ano sir eh, ang laking talagang tulong ng ano mo. Ang laking tulong may ng... May napupulot ka. Oo, ano? Oo talaga. Halos kasi, nga lahat doon ako nagkakuha ng idea sa inyo. Yung nabili ko yung unang farm ko dito sa Cebu. Dahil sa kapapanood sa mga ano may, mga videos mo eh. Wala ako. May naipon akong kaunti, hindi ko... Hindi ko lang ah, doon ko na sa bangko ilagay. Tapos nung napanood ko yung, hindi ko maganda ko yung farm. Bigla ko nagkain. Pero meron, okay naman yung decision mo, tama naman. Tama naman sir, tama naman kasi, siyempre, advocate din tayo sa ano, yung financial literacy. Tama naman kasi, yung tulad nyo yun, yung binili ko yun. Yung mabili ko yun is, ano lang, 400,000. Bininta ng 700,000.
Tapos since wala pa akong hindi ako interested sa ano. Talagang binigyan niya hanggang umabot ng 400,000. Napabilin tuloy ako. Ligo, bilin ko lang ito. Chance na ito. Tapos ngayon, yung katabi noon. Binibenta rin. Hindi in-develop ginagawang ano, subdivision. Subdivision. Biglang tumaas ang presyo. Biglang tumaas yung presyo. Ano 'yon? 2,500 square meter lang 'yon tapos eh tag ano bag, siguro tag 200 yata per square kasi nabili ko is 400 eh. Ngayon balita ko sa ibibenta ng ano yung taga yung subdivision. Hmm. Tag 3,200 daw per square. Per square. Oo. Oh. Sabi ko sulit. Bumili ko 'yon binili. Natulog lang sa bangko. Mm-hmm. 'Di ba? Yes, sir. So yung ano, yun ang ano, yung magandang desisyon na it will works for you. That money will works for me kasi pag patulugin yung sa bangko, 400,000 in a year. Iwan ko kung mayroon kang tubong 2,000. Wala. Wala. Eh ito ngayon, 400,000. Kahit mabenta lang ng ano, 2,000 per square. Tapos 2,500. Mahigit 4 million. Magkano tinubo sa 400,000? Di ba? Binasa ko yung mga comments sa kanina yung sa ano yung in-interview si Fea. Ano yan? Fea? Ba yan? Si Ilo? Si ano? Zip. 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 Ang mga comment. Ang galing talaga na Sir Buddy mag ano, mag-interview. lahat na ano masasabi talaga sa ano sa mga guest niya. Oh, yun. Lahat binasa ko nila. Hindi naman daw siya doon, sir, magaling. Nangbubola lang daw siya. Nangbubola. Hindi mo nga magano. Hindi naman, sabi niya. Natuwa rin ang asawa ko. Pag ano kasi, pag nag-iisip ka, the more na hindi maganda. Karang mag-isip, karon na lang lumabas. Ganun lang. Tama. Kaya mag-iisipin mo kung na-formulate mo, iniisip mo anong next na itatanong ko, ano yung, pag ganun ka mag-isip, mahirap. Mawala tuloy ito yung mga iniisip mo eh. Ano na lang, kwentuhan na lang kayo, ano na lang. Naganda rin yung kanina kasi ano eh, yung last episode, yung business na yung pinag-uusapan eh. Mga strategies niya. Iba rin eh. Nakakabilib siya, walang stocks. No? Walang stocks, walang inventory. Yan ang ano sir, yan ang dapat ngayon. Tulad ng ano, itulad sa shop. Tapos walang pwesto. Ginaya nang si shop eh. Si shop naman wala namang ano. Oh. Wala namang inventory. Yung nang inventory doon yung mga seller niya. Oo. Galing niya. Galing din niya. Ang laki ng influence ng ano ngayon. Yung ano ngayon, yung tawag ito. Sa social media. Ang laking tulong sa negosyo. Oo. Ito. Ang daming ngayon umasin sa dahil sa ano social media. Social media, di wala rin ako hanap buhay ngayon. Di ba? Tsaka doon din ako nang ano sir eh. Sabi ko, noon din na siguro ako mag-franchise. Kasi may social media naman eh. Nag-pick up naman nung ano, yung unang ano ko, yung upload ko mga ilang months. Meron ka agad ako ng 2 months, 3 months, meron ako agad order eh. Ng griller, di ba? Okay na siguro to. Later on, mga partners pumapasok. Ready ka ba? Nationwide? Ready ka ba? Ready, sir. Napaka-simple kasi ng ano natin, sir. Sistema. Oo. Just ano lang, yung system, kopyahin. Pakopya ko lang yung sistema. Ano, yung... Kayang-kaya. Kasi lahat naman yung supply side, sila nakasibalay. Tuturo ko lang nila din yung supply ko is galing sa akin. Pwede mo ituro sa kanila saan bibilhin? Oo, kasi maglagay ako ng ano, isang distributor kung saan sila, kung saan yung may volume na malayo-layo, nagtingin ko doon ng ano. Kumbaga, yun lang nagawin kong maliit na warehouse para doon ipupundo yung mga supply sa timpla natin. Yun lang. At least, isang tao. At least, konti lang kita ko doon.
pag marami, okay na ko. Kasi ano lang naman yan eh, kumbaga tuloy-tuloy naman yan. Diba, pag maganda yung takbo ng lechonan niya, dumami yan, so andun pa rin ako. Tapos ang pangalan? Sa kanila sir. Kanya-kanya na? O sa kanya-kanya lang. Dapat lang, yung mga kasi, yung mga nagpa-franchise, parang na ano eh, bigla kasi sila lang, ano lang na tawag nito, parang impulse ba na, ah mag-franchise ako kasi may pera eh. Mag-franchise ako. Di nila literal naisip na, bakit kaya? Tuloy, seller ka lang dyan eh. Kung isipin seller mo. Seller ka lang. Actually, seller ka lang talaga. Actually, seller ka. Oo, tapos, sa kanilang, sila yung sumisikat. Di ba? Kasi sa totoo lang, sa ano ko lang sa tingin ko, yung franchiser is, franchising is a business also. Oo. Lito manok business, business din. Oo. Franchising business is also a business. Oo. May pira dyan eh. Malaki ng kikinikita nila doon sa franchising fee. Malaki talaga. Kaya makita mo, kung makita mo lang yung nagpa-franchise, bigla, grabe. Bigla ang akyat nila. Dito sa Cebu, ako yung ano, pag malapit lang dito, kami yung gumagawa sa store nila. Kasi nagpapatulong din eh. Yung mga malalayo talaga, hindi ko na inaano yon. Except doon sa Iloilo na matagal na naghintay, umabot siyang 5 buwan. Akala ko pinapagawa na niya, bigyan ko na siya ng plano. Ang i-design, ganito yung gawin mo sir. Umabot na lang 5 buwan, sir, kailan kayo pumunta dito? Sabi ko, nahiya na ako. Sabi ko, sige, punta ka nga natin to siya. Doon sa Miagao, Iloilo. Miagao. Pero daw yung partner niya isa eh, sa Litex daw siya. Ah, Litex. So, dami tao doon. Hindi ko lang napuntahan eh. Madaming tao doon. Ay, naku, gold mine yun. Gold mine yun. Yun yung sinasabi ni Sir Mascarinas na ano, na barbero, na binayaran na niya para makuha niya yung pwesto. Ano po? Litex yun. Kaya pala nakadalawa agad na siyang pwesto eh. Meron na siyang pangalawa ngayon sa E. Rodriguez ba yung Rizal? Magkano lang yun, may daan lang na magkukonek yun. Mga bata pa yun sila eh, yung nakakilala, nakakausap nila, yung kapatid ko lang nasa Valenzuela, ako mismo, hindi ko pa sila nakausap ko one time lang sa, ano, sa messenger. Gold mine yung pwesto na yun. Ito, ito yung... Ito yung ano ko, yung... Don Ricardo. Ito yun ang brand ko talaga. May tumabi. Ito, tumabi sa akin. Ano ito, lechon din? Lechon din. Tinabihan ka? Ito yung ano ko sir. Re-repair pa. Dami pang ano. Simpleng ano lang, simpleng lechon. Sir, may katabi kang ano doon ah. Meron sir, meron ma, meron tayong bago lang sila siguro mga 1 year, make it. Kumusta? Na-compete ka? Hindi naman. Nung una, medyo affected kasi baba yung presyo nila. Oo. Later on, bumalik din sa atin. Meron na silang sariling ano, customer din siguro. Tayo meron. Yung sales natin, hindi naman. Kaya ba niyang magbaba? Maliit din kasi yung manok nila. And then, siguro sa lasa, hindi naman tayo mabitin sa lasa. Dito sa sentro, pinakasentro talaga sa ano, wala akong pwesto. Kasi mga halos kopado lahat eh. And then, mahal na rin. Ang ginawa ko, nasa ano, sa mga yung Y. Para kasing Y yung highway dito, ito. Kasama dito. Nandun ako sa strategic area bago pumasok sa sentro. Nandun ako. Bali dito mismo sa Liloan, ano na akong 3 pwesto na. Hindi yung strategy ni Sir Eric eh. Di ba? Before niya puntaan sa gitna, doon muna siya sa gilid. Yan ang ginawa ating strategy. Yung karamihan dyan, isa lang sa ating 3. Nung bagyong Udet, tayo yung pinakamalakas yung bita. Kasi yung lechona natin, battery operated eh. Lahat, walang ano. Yung lechona natin is kaya kasi pag battery lang. Battery. Araw-araw siguro mga 200, 250, 300. Walang mabilhan, sa ikaw lang. Oo, sa 3 outlet. Kasi ano yun, December 16. Bago nagpasko, parang tayo yung naunang... Kasi sa Pasko, marami talagang binta eh. 23, 24. Nung Pasko, kahit na regular na rin, kahit 200 lang na binta eh, 150 kasi 16 po lang, nagdami na kaming binta eh. Okay na. Kasi yung supply doon ng manok, kukunti lang yung kinakatay. Kasi nga, yung lahat, yung katayan, wala silang makina na ano, gamit nila is ano lang yung
gasolina. So, kukunti lang yung katay nila, sira yung mga poultry. So, yung sa amin din, hindi kami makapag-stack, hindi kami makapaglagay sa freezer. Tama-tama lang, yung ilan yung de-deliver, yun na rin yung binta namin. Since lahat dito walang operation, kami lang, yung 200-300, kayang-kaya ibinta every day. Diba, sa kala mo may isa ko na, pero mayroong opportunities pa rin. Dito na yung sentro? Yes sir, dito na, yung liluan. Yung isang outlet ko rin, nasa ano na, pinakadulo ng town. Dito yung pinakasentro eh. Kasi doon, malapit sa bahay. Yun talagang first outlet ko na sinimulan 2007. Sa city, hindi ka pa na, wala, Cebu City, wala ka pa doon? Mga partners lang sir. Maraming tayo doon, mga partners. Malakas, hindi sila. Malakas. Yung sinasabi ko na mabinta ng ano, 100 a day sa weekends. Wow. Ano yun sir, seaman yun. Di na bumalik. Mayroon na siyang ngayon, tatlong outlet. Sa Bohol sir, meron ka na feature doon, wala pa? Meron na rin. So nakapunta ka na naman doon? Yes. Marami doon sa Bohol mga ano, magandang farms. Marami na rin. Doon talaga yung ano, malaking nabili kong farm doon. Meron akong... Ilang hektarya yan, Bohol mo? 3 hectares. Sa anong town sa Bohol? Sa Ubay sir. Ubay? Sa Carabao Center, yung PI, alam mo yun, Philippine Carabao Center. Yun ang plano ko doon. So, mga nagkakaroon ako ng mga idea sa mga ano mo. Puro ano pa? Puro yung ngayon. Native chicken na panood mo? Oo, oh, yung darag. Yung darag? Oo, oh, lahat. Ano naman yun, sir? Yung darag na yan, mayroon naman tayo dito makita na native. Yung kulay na yun, mayroon naman dito. Meron din. Oh, mayroon naman dito yun. Karamihan naman yun. Kaso lang, halo-halo na sila. Sa kanila lang kasi is, specialized sila doon sa yung kulay na yun. Nung pumunta ka sir sa ano sa doon sa Bugo ba yun kay Ma'am Gigi sa Bugo? Oo. So dito kayo dumaan? Dito. Ah, dito. Bugo. Grabe sir, para ka nang ano eh. Encyclopedia, dictionary sa ano YouTube. Eh. Kahit ano basta farming hanapin mo doon. Saya yung kita. Tsaka ano, real life stories kasi. Uh-oh. Experience ng farms yan, farmers yan eh. Mm-hmm. Hindi ano, kahit ulit-ulit mo na puro manok eh, magbabago kasi iba-iba experience yan eh. Ano kasi yung farming kasi, lalo na kung mga mayroon ka lang ipon, isa sa option mo yan eh, kung baga after 60 or mag-retired ka, saan ba yung maganda? Yung farming talaga yung ano, makikita mong pupuntahan. Kaso lang, eh pag start ka na from zero talaga, yung pag-acquire. Matagal kasi. Matagal din. Kaya dapat mag-start ka talaga maaga. Kaya kami, ngayon, ano pa lang kami, nag-set up pa lang, bibili ako ng mga maraming seedlings, kahit ano-ano. Pero may feature mo. Yung ABR, nagbili ka rin? Wala pa nga yung ABR. Kasi malapit lang doon. Mayroon kasing source doon sa... Yung ABR, harap ng ano lang yun eh. Yung Ubay tsaka Leyte. So mayroon si yung isang farm doon nag-import, nag-bumili siya doon. Bumili siya ng 500. Baka doon na kukuha. Coconut. Yun ang ano sir. Paano kayo yun? Meron. Okay, ano kita kayo sir? Yung ano... Del, Acer Del mismo. Baka-ship nila. Or baka mag-refer siya ng malapit sa'yo. Kilala niya kasi yung mga ano yung re-refer niya yung malapit sa'yo. Ito na. Patulinag yan ng don. Para... Actually sir, pag Cebuan, no, dong yan. Dong. Dudong Ricardo. Para maging unique, inalis natin yung G, naging doon. Para mukhang dating eh, mukhang big time eh, mix namin doon eh. Mukhang may Mexican ano ba? Mga partners, dinala ko, may office ako dito sa kabila. Ito lang yung inabot mo na ma'am, dandahan lang.
Dito lahat nagsimula yung dito lahat. Yung una, yun lang muna yung bahay na binili ko. Dito. Wow. So, meron tayong unting handa. Yan yung belly? Oo. Ma'am, anong pangalan niya, ma'am? Raquel. Ma'am Raquel. Oh, grabe! May ganon! Inanda ko talaga yan, sir. Iba. Lala yung, ano, lala yung signal mo hinayang. Iba si sir. Na-impress ako. Yun, yung belly. Problema sa ano, signal eh. Lakas kasi ng ulan kanina. Balichon, yun. Yan sir, si Ricardo. Yan si Ricardo, yung pangalan na pangalan nito. Yung nursing sir, graduate. Ah, nursing. Graduating na ano. Pangalawa. Yan. Pangalawa. Yung... Hello, hello. Bless ka sir. Huwag naman bless. Sige. Welcome to Cebu, Sir Buddy Galsin. I'm the business, how it works. Instruct, inspire, succeed. Yes, thank you. Ma'am, kain na po tayo, Ma'am Raquel. Dito sir, sa bahay namin, dito ginawa yung, dito bali yung commissary. Diyan yung ginawa yung lahat inano in, natin minamaximize natin yung anong pwedeng magamit na area. Oo. Yung mga griller dito pinafabricate. Yung maliit na commissary dito rin. At least yung naiikot mo. Lakin. Oo. Kaya no room for improvement na tayo dito sa ito na lang yung para sa negosyo talaga. Involved ka ma'am sa anong business niyo? Siya po yung ano ma'am, siya yung namahala sa Litsun Manok. Mm-hmm. Yung sa outlet namin, siya yung pinaano ko. Siya yung naghahawa. Yung sarili niyong outlet? Ah, sarili namin siya. Nakasama rin natin ang atong celebrity na ano. Crack na po natin. Sige sir, sige na. Ngayon nagkamay ako. Kamay naman, walang problema. Dali. Ay, lota mo. Dito rin siya. Medyo may ano, sunog kunti na yan. Tinis ko mo bumili sa Manila ng ito. Wow. Dali, kamay mo lang sir. Ha? Parang maninig. Yung parang maninig. Ano yun? SMR? Ano ba yun? ASMR. 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 Grabe, ang luto. Oo nga eh. Kung kanina pa yan, ang lutong talaga. Ay, yung ano natin, sa mata, sa saksakto lang na luto. Yung mga feedback ng mga Manila customers natin, kahit mga 20 to 24 hours, yung iba ay na ano pa rin, crispy pa rin. Masama. Ako din. Gusto ko kuhanan mo rin ako ng kita. Ang sauce niya ay dito lang. Pinakurat sa Bisaya. Oh. Sarap din yun. Costly kasi yun. Pero mayroon tayo niyan. Kaso lang, ang ano, mga customer, maraming kukunin. Sobra. Na ano ko, nalakihan ako sa additional cost kasi yun eh. Ano, ano na lang, ordinary ano na lang. Ano bata sir, nung nag-aaral pa, pinakatin nyo? Mayroong ano? Nung high school kasi, malapit lang yung house namin. Wow. Pero nung nag-college sila, nung sa taas.
dito kasi, ano eh. Nagmumotor. Gusto niya mag, ano, yung dati mag boarding house. Sabi ko, huwag. Lalaki kasi, sabi ko, uwi ka araw-araw. Yung, ano, yung panganay, yung babae, yung vet med, na nagbo-boarding house kasi inaawa ako pag magkukommute araw-araw. Malayo kasi. Dito is mga pag traffic. Sa niya? Southwestern, doon sa Cebu City mismo. Oo. Tapos, aabot ng mga, pag masyadong traffic, 2 hours eh. Abot ng 2 hours. Si Ricardo, sir. Hmm. Anong nickname mo? Pero maputi. Anong nickname mo? Rick? Wala. Yeah. Wala, sir? Ricardo talaga? Ricardo talaga. Kahit classmate mo? Ricardo tawag sa'yo? Oo. Oh. Anong walang nickname? Wala. Ay, nakikig naman. Kahit malang Rick. Yung Ricardo kasi para lolo ko. Sa AirPods mo. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.